Seek ye first the kingdom of God, and His right use next. And all these things shall be added unto you. Humble, tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Sa ating mga kapatid, God is good and all the time. Palakpakan po natin ng Diyos at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Nais ko magbigyan ng pamagat ang aking pagnilay-nilay sa araw na ito sa aking pag-asamilya. Ay nais kong ibigay itong isang awitin na kaibigan kita at sinasabi ng napakagandang linya doon, hindi ka mabibigo. At dito pinapakita na ating Ebanghelyo ang tatlong bagay. Unang-una, sa pagtawid ni Jesus sa ibang ibayo, yung mga araw na yon o yung oras na yon ay gabi, pagtawid. Ang pangalawa sa pagtawid nito ay nandun yung mga hamon. Hamon, malakas na unos at malakalakas na mga alon. At ang pangatlo dito, nandoon si Jesus kasama nila. Natutulog man si Jesus, siguro ito yung inspirasyon sa awitin ni Gary Valenciano, natutulog ba ang Diyos, natutulog ba ang Diyos? Ngunit natutulog man siya, ngunit kasama nila ang Diyos. Inaharap man nila ang mga alon, mga ulos sa buhay, kasama nila ang Diyos. Ang ating mahal na Santo Papa, kung pakinggan natin ang kanyang mga mensahe, ilang beses niyang sinasabi sa kanyang mga audience pag siya ay nagsasalita o kahit man sa kanyang mga dokumento, ilang doon yung sinasabi niyang, go to the peripheries. Go to the peripheries. Ibig sabihin, yung mga peripheries natin, pupunta kayo sa mga lugar na nandoon yung ating mga kapatid. The last, the lost, and the least in the society. Yung mga napabayaan ng society natin. Yung hindi kinikilala ng society natin. Yung tinuturing ng mga makasalanan ng society natin. At yan ang patuloy na sinasabi ng ating mahal at Santo Papa. At napaka-consistent ang ating mahal at Santo Papa na sinasabi niya yon at ginagawa din niya ito sa kanyang buhay. That's why, kung magpunta tayo sa Roma o sa Italy, makikita natin, unang mapansin natin, ito din po ay napapansin ko, tulay. At sa tulay na ito, ay hindi lamang tulay na ordinaryo. Napaka-artistic ang kanilang mga tulay. Na pagtingin mo dito, humahanga ka talaga dahil nandoon yung pagiging artistic ng mga tao, ng mga gumagawa dito. At napansin ko ay nandoon yung Pontifex Maximus. Na ibig sabihin yung ponte ay tagapagtayo. Fix is tulay. Maximus is great. Na sinasabi dito na ang ating mahal na Papa sa kanyang panunungkulan, nandoon yung pagiging builder of great bridges. Yung tagapagtayo ng napakagandang mga tulay.
So hindi lamang tulay, kundi napakagandang mga tulay, Pontifex Maximus. At kung maalala natin, noong unang pag-upo ng ating mahalas na Papa, ang unang ginagawa niya ay gumagawa siya ng pag-uugnayan sa Amerika, doon din po sa isang bansa na matagal na na may higwaan sila. At nandoon yung mga prisoners, political prisoners nila. At sa paggawa ng tulay ng ating mahalas na Papa, inuugnay siya ng mamagitan, siya naging tulay sa dalawang bansang ito. At nung sila ay nag-usap-usap na, sina Santa Binila ang kanilang mga differences, sina Santa Binila kung anumang dahilan kung bakit nagkakaroon sila ng hindi pag-intindihan. Sa pagkaugnay, pag-uugnay nila, pinalaya nila yung kanilang mga prisoners sa bihag. At hindi lamang yan ang makikita natin sa ating mahalas na Papa, tumatawid din po ang ating masito Papa sa mga nakukulong, sa mga prisuhan, na sa panahon ng Holy Week, lalong-lalo na sa Last Supper, sa paghugas ng aspaa, pupunta ang ating masito Papa doon sa mga kulungan at hinugasan niya yung mga paa ng mga nakukulong. Hinahanap-hanap niya itong mga taong ito. Go to the peripheries, at yan mismo ang ating mahalas na Papa. At makikita natin, ito pala ang dahilan kung bakit ang ating mahalas na Papa na sinasabi niya, go to the peripheries, dahil sa pagtawid mo sa ibang ibayo, may purpose ka pala. May dahilan ka pala kung bakit tumatawid ka doon. Para maabot mo, para ipaparating ang mensahe ng Diyos sa mga taong ito na mahal sila ng Diyos, na hindi sila pinapabayaan ng Diyos, na hindi natutulog ang Diyos sa mga suliranin nila. Napabayaan man sila ng ating society, ng ating komunidad, o siguro masasabi natin ng ating simbahan, ngunit ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanila. At yan ang ating mahal na Santo Papa. Mga kapatid, titingnan natin ngayon ating Ebanghelyo. Napakaganda po ang ating Ebanghelyo. Dahil unang-una, sinasabi ng Ebanghelyo natin, tumatawid si Jesus sa ibang ibayo. Kasama ang kanyang malalagad, lumululang sila sa bangka. Kasama din po ang ibang mga bangka. Bakit nga ba si Jesus ay tumatawid sa ibang ibayo? Napakaganda. Dahil sa susunod nating Ebanghelyo, sa susunod na linggo, ito ay tumutukoy sa pagpapagaling ni Jesus doon sa tao o doon sa anak ni Jairus. Na kinikilala na yung anak ni Jairus ay patay na. Ngunit sa pinapakita ni Jesus, tumawid sila sa ibang ibayo dahil may dahilan. Ang dahilan ito ay para doon sa mga nangailangan, doon sa mga tao na kinikilalang patay na sa society. Pagsabihin nating patay na, wala nang silbi sa society natin. Ngunit sa Diyos, kahit ikaw ay patay na, may silbi ka pa rin. Kahit ikaw ay patay na, may halaga ka pa rin sa Kanya. Kaya pa niyang bubuhayin kahit yung mga patay. Makikita natin, bago tumawid si Jesus sa ibang ibayo, titingnan naman natin yung Ebanghelyo noong nakalipas na linggo. Ang Ebanghelyo noong nakalipas na linggo ay yung pagtuturo ni Jesus sa pananampalataya. Nang pananampalataya natin ay hindi isang magic, na isang click mo sa iyong daliri, matibay na yung pananampalataya mo. Malakas na yung pananampalataya mo. Hindi po. Nang pananampalataya ay isang proseso. Dahil iso ay isang proseso, nag-umpisa ito, sabi ni Jesus, sa isang napakaliit na binhi ng mustasa. At pag ito ay lumalago na, pag ito ay lumalaki na, ito ay napakalaking tanim or halaman, gulay. So, napakalaki. Paglaki dito, nandoon yung mga ibon sa ipapawid para magpupugad, para doon magpapahinga. So, nandoon yung pananampalataya na tinuturo ni Jesus. Balik-balikan natin yung pagtawid ni Jesus. Yes, tumawid si Jesus dahil may purpose siya.
tumawid si Jesus at pinapaalala ng mga alagad kung sino siya, kung anong klaseng pananampalataya na kailangan na dadalhin nila sa kanilang araw-araw na buhay. Sa pagtawid nila, gabing-gabing iyon. At pagsabihin natin gabi, napaka-figurative din po yun. Napaka-symbolic yun. Bakit man? Dahil may mga expression tayo. Pag dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay, sa pagod sa buhay, sa lungkot ng buhay, sinasabi ng ating mga kapatid, ano naman tong buhay na ito? Napakadiliman. Kailan pa kaya sisikat ang araw para sa akin? Ibig sabihin na yung taong iyon na sinasabi niya na napakadilim ang buhay dahil pagminsan, sagad na sa buhay, lalong-lalo na sa mga magulang, lalong-lalo na pag ikaw na lamang mag-isa, ikaw na lang tumataguyod o lang tataguyod sa iyong mga mahal sa buhay, napakahirap yon. Lalong-lalo na doon sa mga may sakit na ating mga kapatid na inalagaan araw-araw, naghanap ng paraan kung paano iahon, paano gagaling. Ito yung mga dinadaanan ng ating mga kapatid. Alam ko po na tayong lahat dito, nandito ngayon ay dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Ibig sabihin sa ating paglalakbay, sa ating pagtawid, may mga pagkataon na dumadaan tayo sa gabi ng buhay. At hindi lamang gabi, kundi sa ebanghelyo natin, nung sila ay lumulan sa bangka para itawid nila si Jesus doon sa ibang ibayo, nandoon din po, hindi lamang gabi, kundi nandoon yung napakalakas na unos. Mga unos ng buhay. Nandoon din po nung napakaingay ng mga hampas ng alon. Galon ang buhay natin, realidad ng buhay natin. Hindi din po exempted dito si Jesus. Kasama nila si Jesus sa kanilang pagtawid. Nandoon din po yung mga alon sa buhay. Nandoon din po yung mga unos ng buhay. Nakakalungkot lamang sa atin. Pag minsan, pag dumadaan tayo sa gabi ng buhay, sa mga unos ng buhay, sa mga alon ng buhay, nag-surrender tayo. Nag-give up tayo. At nakakalungkot, lalong-lalo na, pag na may napapakinggan tayo, mga kapatid, na talagang sinasabi ito sa tiluya, na nolpok, nung gumagapang ka na, nung wala ka nang makikitang pag-asa sa buhay, ang tanging pag-asa na lamang sa'yo ay yung pag-commit ng suicide. Napakalungkot. Ngunit sa ating ebanghelyo ngayon, pinapatunayan na kahit paman sa gabi ng buhay, sa mga pagsubok, nandyan ang mga alon at nandyan yung matinding unos. Ngunit nandoon si Jesus, kasama ng mga alagad si Jesus. At ito nagpapaalala sa atin na kasama natin ang Diyos. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sinasabi na sa John 3:16. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Pagmamahal na pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pagmahal mo ang iyong pamilya, kung bahal mo ang iyong mga anak, gagawin mo ang lahat para sa kanila. Gagawin mo ang lahat kahit walang-wala ka na sa buhay. Kahit pagod ka na sa buhay para lamang maiahon mo ang iyong pamilya. Ganun din po si Jesus, ganun din po ang ating Panginoong Diyos, na hindi niya kaya tayong iiwan. Kahit pa siya ipapako dyan sa taas ng krus, kahit mamamatay dyan sa taas ng krus, mapapatunayan lamang niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Mapapatunayan lamang ng Diyos na sa ating mga pagtawid, sa mga hamon sa buhay, kasama natin ang Diyos. Yun lang talaga, hindi po madali. Kahit ay mga alagad ni Jesus, bago lamang nila napapakinggan ang pagtuturo ni Jesus tungkol sa pagpapatatag ng pananampalataya, nung sila ay sinasalubong na ng unos at mga alon sa buhay, natatakot sila. Natatakot sila at nangamba
Baka ito na yung huling araw ng ating buhay. Ngunit hindi nila nakakalimutan na kasama nila si Jesus, natutulog si Jesus. Bakit natutulog si Jesus? Dahil pinapatunayan na ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos ay mas makapangyarihan pa sa malalakas na alon sa buhay, malalakas na mga unos ng buhay. At para sa ating Panginoong Jesus, bakit ako mauwuri? Bakit ako matatakot? Kahit pa man sa unos o mga alon sa buhay, kaya kong matutulong. That's why sinasabi ni Jesus, nung gumising si Jesus, sinabihan niya ang hangin o ang unos at ang alon, tumahimik ka, tumigil ka. At dahil makas makapangyarihan pa ang ating Panginoong Diyos, sumunod ang mga alon at ang mga unos. Di ba napakaganda yun? At mga kapatid, sa ating buhay, dito sa pinapahayag ng ating ebanghelyo ngayon, dito sa awiting ito, ng kaibigan mo ako, kaibigan kita, na sa pag nasaktan ka, ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka, huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. At napakasarap sa buhay natin na kung tayo man ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, nandyan yung tao na makakapitan natin. Nandyan si Jesus na makakapitan natin na hindi tayo nag-iisa. Sabihin man natin na kaya kong harapin ang mga hamon sa buhay, matalino ako, magaling ako, professional ako, kilala ako sa society, ngunit hindi yung sapat, mga kapatid. Pag wala ang Diyos sa ating buhay, ang lahat ng bagay na mayroon tayo, kahit ang lakas natin, ay walang silbi. Dahil ang lahat-lahat ng ito din po, ay walang iba naman ang pinanggalingan, kundi ang ating Panginoong Diyos. At nais kong ialay itong awiting ito, bilang pag-alala natin, bilang paalala sa ating paglalakbay, na kasama natin ang Diyos kahit anumang mga hamon sa buhay. Kakapit tayo sa Kanya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa mga hamon, sa bagot sa buhay, sa mga pagsubok sa buhay. Sa akin mo sabihin ang problema mo at magtiwala kang di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at kinhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita, kaibigan, tuwi na sino pa ang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Thanks for watching. God bless you all.